Mapeh-Health 2, Quarter 3, Week 5. Ang ating pag-aaralan ng ating aralin ay pagpapahayag ng positibong damdamin. Ang kanyang milk ay H2FFH3EF13. Explains the benefits of healthy expressions of feelings. So, mapi po o yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel na punta, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hit mo rin ang bell na nasa baba pagkatapos mo mag-subscribe para ma-update ka sa mga panibagong kong video lessons. Ang layunin sa ating aralin pagkatapos ng aralin ay matututuhan mo ang mga mabuting dulot ng malusog na pagpapahayag ng damdamin. Pangalawang layunin, maisasagawa ang malusog na pagpapahayag ng damdamin sa tamang pamamaraan. Bago tayo tumuloy sa ating aralin, basahin muna natin ang mga salita. Masaya, magaling, malungkot, natatakot, nagulat, nalulungkot. Yan ang ating mga salita. Okay, balik-aralan muna natin ang naunang aralin. Iguhit ang tala kapag ito ay naglalarawan ng tamang gawin ng pamilya at buwan naman kapag hindi. Sulat ang sagot sa papel. Pagtulong kay nanay sa paghahanda ng masustansyang tanghalian. Ating sagot ay tala. Pangalawa, paglalaro habang ang lahat ay abala sa paggawa ng gawaing bahay. Crescent moon. Pangatlo, pamamasyal at paglalaro sa party kasama ang pamilya. Tama. Star, tala. Pagpapakain sa alagang aso na may patnubay ng magulang. Yan, tama. Star siya. Number 5, pagkain ng sisiriya, tsokolate at candy kasama ang bugsong kapatid. Yan, di tama. Okay, tuloy tayo sa ating aralin. Ano ang mapapansin natin sa larawan? Tama ka, saan yan matatagpuan kadalasan? Magaling sa ating mga cellphone. Mayroon yan. Sa messenger, makikita natin yan. Okay. Sa oras na ito, ano kaya ang iyong nararamdaman? Ikaw ba'y natutuwa na may natututunan o natututuhan? O ikaw ba'y natatakot, nalulungkot, naantok? May nararamdaman? So, ang larawan na iyan ay magpapakita sa atin kung ano ang ating pag-aaralan. Sa palagay mo, ano kaya ang ating pag-aaralan? Tingnan pa natin ang isang larawan. Ayan, yung mga ating emosyong nararamdaman. Ano kaya ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Magaling, ang ating pag-aaralan ay pagpapahayag ng positibong damdamin o iba't ibang emosyon. Ang larawan ay nagpapakita ng iba't ibang damdamin o emosyon. Ikaw ba ay nakakaramdam ng iba't ibang damdamin na tulad ng nasa larawan kanina? Ang damdamin na ating nararamdaman ay nakabatay sa pangyayari na nararanasan natin sa araw-araw. Depende yung kung ano yung nararanasan natin sa araw na ito, sa buong araw. Okay, tingnan ulit pa natin ang larawan. Ano ang mapapansin natin?
Yan, tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon tulad ng saya, lungkot, galit, pagkatakot, pagkagulat. Ang mga nabanggit na damdamin ay maaaring makita o ating maipapahayag sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating mukha, kilos ng katawan at lakas ng boses. Napakahalaga na alam natin at nasasabi kung ano ang damdamin o emosyon ng ating nararamdaman. Okay, sa susunod nating mga gawain, makikita natin sa pamamagitan ng iba't ibang sitwasyon kung ano yung ating nararamdaman. Mahalaga yung nararamdaman natin sa bawat sitwasyon na ating ginagawa araw-araw. Sino man at ano man ang ating nakakasala, muha. Tayo ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon tulad ng saya, lungkot, galit, pagkatakot o pagkagulat. Ang mga nabanggit na damdamin ay maaaring makita o ating maipahayag o maipapahayag sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating mukha, kilos ng katawan at lakas ng boses. Napakahalaga na alam natin at nasasabi kung ano ang damdamin o emosyon ang ating nararamdaman. Okay, tingnan natin ang mga sitwasyon. Iguhit ang tamang emosyon sa bawat sitwasyon sa ibaba, isulat ang sagot sa papel. Okay, tingnan natin. Masaya, ito yung isusulat mo, ito drawing. Malungkot naman, malungkot na mukha. Okay, nakakuha ka ng mataas na marka sa iyong pagsusulit. Ano yung mararamdaman mo? Okay, time's up. Ang ating sagot ay masaya, syempre. Pangalawa, napagalitan ka ng iyong mga magulang. Ikaw ay malulungkot. Okay, pangatlo, nasira ang iyong paboritong laruan. Anong mararamdaman mo? Malungkot. Okay, pang-apat, binigyan ka ng regalo ng iyong kaibigan sa iyong kaarawan. Ikaw ay masaya. Okay, pang-lima, dinalahan ka ni tatay at nanay ng pasalubong. Anong mararamdaman mo? Ikaw ay masaya. Okay, tingnan natin ang iba pang mga gawain. Ano-ano ang mga emosyon na ating nararanasan o naranasan sa bawat sitwasyon? Okay, tayo ay masaya at malungkot. Halimbawa, isinama ka ni nanay papuntang Ever o sa pasyalan kasama ang iyong kapatid. Ikaw ay masaya. Okay, tingnan pa natin. Okay, guhit sa isang malinis na papel ang ekspresyon na makikita sa loob ng kahon. Okay, galit o galit, tsura nun, lungkot, gulat, saya, takot. Ayan, so ito drawing natin. Okay, next. Pag-ugnayan ang sitwasyon sa hanay A at damdamin na nasa hanay B. Sulat ang letra ng sagot sa iyong papel. Okay, letra lang ang susulat. Okay, ayan. Basahin natin maigi. Okay, next. Tingnan natin ang iyong mga sagot kung tama. Kung ganito ang iyong mga kasagutan, napakahusay mo. Sa number 1, A. Sa 2, E. Number 3, D. Number 4, C. Number 5, B. Yan ang ating mga sagot. Okay? Salamat sa panunood. Sana may natutuhan ka sa ating napag-aralan. At ako nga pala, Teacher Beth, ang iyong nakasama sa iyong pagkatuto. Ingat mo tayo. God bless. Huwag mo na kalimutang i-like ang video na ito sa baba ng video. Thank you and God bless.